Yes guys, hello, welcome back sa aming channel. And today, yes, finally, dumating na ang aking, sinasabi ko sa inyo, tripod na na-extend siya para sa ating bagong Zony ZV-1. So mag-unbox tayo. And today, bibigyan ko rin kayo ng sample shot using the Zony ZV-1. Magbablog ako sa labas. So para makita nyo rin kung gano'ng kaganda gamitin to pag nag-vlog. So guys, ito is yung Ulansi tripod nila. So actually, this is made talaga para sa ZV-1 and sa mga maliliit na camera and also for smartphone. And binili ko to for 40 bucks or 40 euros. So buksan na natin. So ito siya guys. Ulansi rin siya. So same ng wide lens na binili ko. So nakaka-excite. So nakita nyo sa likod, ayan o. Pero dito sa likod ang model nila is yung Canon G7X, which is isa sa magandang camera ng Canon. And not just only maganda, it's also one of the cheapest camera ng Canon na affordable din, especially sa mga new vloggers. So buksan na natin. So dito may nakalagay, extends, scalable, and 22 centimeters siya ting haba. So let's see. Ta-da-da-da. So as always, pag nag-unbox ako, sinasabi ko sa inyo na huwag niyong itatapon yung resibo or yung warranty. Ito na siya guys, na-excite ako. Ito na talaga siya, bonggang-bongga. So kompleto to, as always, merong warranty. So sa unang tingin guys, gusto ko na siya agad, parang kumpara dito sa aking Manfrotto, which is ito is isa sa expensive na tripod kasi nga talagang matibay siya and naigaganyan siya. So let's see this one. I think this one is nabubuka rin as well. So try natin buksan. Paano ba ito buksan? Nasa bundok guys. Ayan. So ayan, kumpara dito sa isa kong tripod, parang mas matibay to. Anyway, guys, sinabi ko mas expensive to kesa dito. So, na-extend siya. Paano ba to extend? Ayan. Walang ko paano extend. Pero paano ba extend? Hilain lang ata. So, guys, ito. Basta hilain nyo lang. Ganyan. So, akala ko na-extend siya ng buong-buo kasi meron pa siyang parang tira dito na stick. So, siguro parang ano lang niya yan, ayan, siguro pag tinatayo mo siya para meron siyang porta. So, we'll see kung ito ay gagana sa ating Zony V1. So, try natin sa kabila. So guys, meron na tayong wide lens and nakabit ko na rin itong ating Ulansi tripod. So normally, ito lang yung pinakashoot niya. Pero with the wide lens na, so medyo mas wide na yung nakikita nating background. Mas marami na tayong mapapakita sa background natin. But still, masyado akong dikit sa camera. So kailangan i-try natin i-extend, buksan natin itong camera. Kung talagang mas maganda siya kapag in-extend natin itong ating tripod. So guys, from this to this, mas malawak na yung makikita natin. Pero mas makikita natin ito ng mas bongga mamaya pag lumabas ako, pag nag-vlog ako. So tara na, bis lang ako at mag-shoot na tayo sa labas. So guys, ngayon ikakabit na lang natin ang ating camera dito sa tripod na to. So as you see, nilagay ko na rin yung wide lens niya and yung mirror niya. So at least it's more easy na para gamitin kasi gaya na sinabi ko, sobrang liit na ito kaya may tendency na baka pag balaglag is alam nyo yun, or walang protection, napaka kumbaga parang ang hirap niyang hawakan, especially ako kasi laging ang mga kukuko is mahahaba. So with the small rig, so perfect talaga siya. So ngayon ikakabit lang natin tong tripod natin, then papakita sa inyo sa video kung ano itsura ng kapag ka-normal tripod lang and then tsaka yung ka-extended tripod. So ito, may extra na lagayan talaga siya ng pwedeng mic, pwedeng lights, extra lights kung meron kayo. And ayan ang itsura niya guys. Ganyan siya. So siguro dapat subukan natin to sa labas. Gagawa ako ng mga video gamit itong camera and of course gamit ang ating Ulansi tripod. So ayan guys, kakalabas ko lang ng bahay. So ngayon, nakakabit na sa atin yung wide lens natin and nakakabit din yung Ulansi na tripod natin and in-unbox natin kanina. So, ganito yung shot niya kapag hindi siya naka-extend or hindi nakabukas yung tripod. And medyo shaky. Kung makikita ninyo, baka shaky itong shot ko kasi nga hindi ko pa na-active yung parang steady shot or yung parang stabilizer na itong camera. Kasi papakita ko lang sa inyo kung ano magiging itsura kapag nag-vlog ka ng normal na tripod, yung hindi na-extend yung tripod. So ito siya guys, naglalakad kami ni husband. Hello. So ganitong itsura niya guys, normal na layo ng tripod, normal na tripod. So ayan.
So I'm happy kasi first time kong sinubok to sa labas kasi nga 'di ba kakabili ko lang nito and ngayon tinitignan ko sa screen. Mukhang maganda siya, so malalaman natin pag nilagay ko sa computer kung maganda talaga yung shot niya. And hindi naman siya mabigat kahit na may small rig na siya. Meron na rin siya nakakabit na microphone, so hindi siya ganun kabigat. So we'll see pagdating namin sa aming paroroonan kapag naka-extend na ang ating tripod. So guys, nandito tayo sa taas. Tignan yung maigi. So from this to this. So see guys, nakita ninyo, mas maganda kapag naka-extend yung tripod natin kasi ayan, pwede akong maglakad, medyo makikita yung kalahati ng katawan ko and mas masarap siya sa kamay, hindi siya mabigat. Mukha naman kayang dalhin ng tripod tong camera kahit na medyo mabigat. So ayan, so lakad tayo. Testing my Ulan C tripod extended with my Sony ZV-1. Ayan. So, ayan. So see guys, maganda siya. 360. Il caffè della Peppina non si beve la mattina né col latte né col tè, ma perché per. Another shot with the extended tripod. So ayan. So 'di ba mas madali siyang mag-vlog. Ayan, 360. So nandito kami ngayon sa park. Actually, dito park eh, parang bakanting lote. So ito ang ating vlog test. So as you see, magandang mag-vlog kapag natural light siya kasi hindi siya masyadong overexposed. Minsan kasi nahirapan ako sa studio ko kapag na-overlight ako, tapos kailangan kong tumayo, kailangan kong ang daming ginagawa. Hindi kagaya rito, buksan mo lang 'yung camera mo, mag-shot ka na, mag-record ka na, good to go ka na basta meron kang tripod. Perfect na. So ayan guys, I just love this camera talaga, bro. So guys, another vlog test tayo ngayon. Nakaupo tayo. Ayan, so see, ganyan lang siya. So mas maganda, di ba, kumpara yung super ganyan siya. Na super zoom, kailangan mo pa talagang ilayo ng bonggang-bongga yung kamay mo. So kahit ganyan lang, okay na siya. Marami na kayo, may makukuha na kayong background and hindi naman na masyadong zoom na zoom. So hintay lang muna natin sila husband bago tayo umalis. Actually, nasa likod ko na sila. So ayan. Ayun. Wow. So diba guys, kapag extended ang inyong tripod, maganda. What do you think? With the extended tripod, I think that is worth the money. Bit plastical, but yeah, it's not bad. It's a good compromise. So guys, yun na nga, di ba sabi ko sa inyo, maganda tong tripod na to. Okay, perfect naman siya kasi lightweight lang siya and ang bilis ng delivery. Ang problema lang dito is talagang medyo maramdaman mo siyang plastic. So ang pinakabaka lang niya is parang yung humahawak sa tripod and wala na yata, yun lang. Pero worth the money kasi for like 30 bucks yata, meron ka ng tripod extended pa. So anyway, balik na tayo sa studio guys. Kapagod guys. Whew. So dito na tayo back sa ating studio. Pagod ako guys. Ayan. So guys, ayun na nga. So ano bang review ko dito? Sinabi ko na sa inyo kanina kung ano yung mga disadvantage na itong tripod na to. But nakita nyo naman yung shot. Of course, di ba? Kumpara sa hindi extended na tripod, mas maganda talaga siya. Kasi kapag in-extend mo, maganda yung shot niya, mas maganda yung frame niya. So para sa akin, with the money I spent for this, is really worthy kumpara sa ibang mga tripod ko na medyo mahal. Although na siguro kasi it's all about yung gaano siya tatagal or kung masisira ba siya agad. Para sa akin, worthy kung wala pa kayo masyadong budget. This one is just perfectly fine. Kung meron man kayong budgets, so may isasuggest ko tong tripod na to. So that's it for today guys. Thank you for watching. I hope na enjoy ninyo ang ating unboxing plus mga sample ng video using our Sony V and of course using our new tripod Ulan C. And kung may question kayo or you want some information regarding sa mga camera vlogging and also sa mga ibang gadgets na ginamit ko nung nagsisimula pa lang ako sa YouTube, just comment down below or kung anong gusto nyo i-tutorial ko. So keep safe everyone. God bless you all and I love you. Bye-bye.